Okay, for our secondary classification, ito po yung pagbibigay ng capital letter na symbols natin representing, di ba, the index fingers, di ba, capital letters para dyan. And then for our small letter group, di ba, ibibigay natin yan para kay right and left thumb, middle, ring, and little finger. So, ang kasama po sa small letter group natin ay yung nasa rat family lang na tinatawag natin, which are the radial, plane arc, and then tented arc. So, meaning to say, dyan sa mga fingers na yan, kung hindi mo nakita si radial loop, si plane, and tented arc, hindi ka magbibigay ng karampatang symbol at ang ilalagay mo sa kanya ay dash. Diba? Other patterns, dash ang ibibigay natin kapag dyan mo nakita, diba, yung fingers na hindi naman belong sa rat family natin. Pero kung yan ay nasa index fingers, pasok lahat ng pattern dyan, ibibigay lang natin yung katumbas niya na symbol. So, ganun lang kadali yung ating secondary classification. So, ang tawag po sa gagawin natin is the blocking. Diba? Yan po yung pagbibigay, diba, the writing of the patterns, the symbol, the writing of the corresponding symbol ng fingerprint pattern dun sa ating fingerprint card, diba, the blocking, the proper writing ng symbols each patterns. Ano ba yung kanyang symbol? So, ito po yung tinutukoy natin dyan. We have a true CDX, diba, yan yung ating palatandaan dyan. And then, sa radial and ulnar loop, diba, kapag nakita natin yung pattern na yan dito sa mga fingers na to, diba, aside from the index finger, ang ibibigay natin sa kanya na symbol ay eto. Diba? Pero kung naka-index fingers, radial and ulnar loop, bigyan na lang natin ng capital letter, which are the R for radial and then U para sa ulnar loop. Paano gagamitin si diagonal line? Assuming, diba, na eto yung gagamitin natin. Diba? Yung una, papunta dito. Papunta dito. So, sa right hand natin, kung sa right hand natin gagamitin yan, ibig sabihin po, yan ay radial. Kung gagamitin natin yung paganyan, kay left hand natin, yan po ay ulnar. Diba? Para sa right hand natin, ang ulnar natin ay paganto naman. Diba? Para sa ating left hand natin, ang ulnar natin ay paganto naman. Yung diagonal line natin. So, ganun lang siya ginagamit. Diba? I-apply natin yan sa fingers dito sa ating secondary classification pag tayo ay magbablockings, diba? Dito lang. Hindi natin ibibigay yan sa ating index finger. Kasi nga, pagbibigay ng capital letters, yung focus natin kay index fingers. Diba? Ang pinag-uusapan lang natin ay blockings dito. Hindi pa yung pagkuha kay secondary classification. Kasi ina-apply din natin si proper blockings. Diba? Mas maganda sa simula pa lang, kapag mayroong activity, i-apply na natin yung proper blockings, di ba? Kung paano natin ibibigay yung capital letters, di ba, or symbols, each pattern. And then, kapag may nakita kayong whorl pattern, yung apat natin dyan, di ba? Plain whorl, central pocket loop whorl, double loop whorl, accidental whorl. Kapag kay index finger mo siya ilalagay, we are specific to the symbol, di ba, na nakabigay para sa kanila. Pero kung makikita mo yan dito sa mga fingers na yan, di ba? Ang proper or yung mas tama na ilagay na symbol sa kanya ay W lang. Ang lagi lang tayo nagiging specific sa pagbibigay ng proper symbol kapag index finger na yung lalagyan natin. Pero kapag lagi kay right and left thumb, middle, ring and little natin, okay lang or dapat lang gamitin itong diagonal line. And then kapag whorl pattern yan, stick tayo kay W lang. Kung dito mo siya makikita. Pero kapag kay index fingers lagi, di ba? Ito po ang ibibigay natin. So, going back. Paano ginagawa or kinukuha sa secondary classification? Para kay index finger, ito lang lagi ang pipiliin. Para kay small letter group, pasok kay radial, plane arc, and tented arc, di ba? Small letter yung ibibigay natin sa kanya. Kapag nakita mo yan kay thumb, middle ring, and little finger natin. Kapag hindi pasok dyan, diba, sa rat family na yan, sa small letter group na yan, diba, kay rat na yan, R-A-T, ang ibibigay palagi natin ay dash. Other patterns dyan sa fingers na yan, dash ang ibibigay natin. So, itry natin siya.
So ngayon, dun muna tayo sa pinakaunang dapat gawin, which is yung blocking natin na tinatawag, yung pagbibigay ng tamang symbol para sa ating fingerprint pattern. So assuming na ito yung fingerprint patterns natin. We have double loop whorl, diba, radial loop, plain arc, ulnar loop, accidental loop whorl, radial loop, accidental loop whorl, central pocket loop whorl, tented arc, and then radial loop. Yan lang yung kanilang acronym. So ngayon, pagbibigay ng tamang symbol kada blocks. So now, kaunahan natin double loop whorl. So sabi natin kanina, kung ang whorl pattern ay makikita mo kay index finger, magiging specific tayo sa kanyang symbol. Pero kung makikita mo, diba, sa fingers na yan, sa thumb, middle, ring, and little, ang ilalagay lagi natin ay double U sa kahit na anong klase pa yan ng whorl pattern. So siya ay double loop whorl, lagyan natin ng W. So next natin, nasa index finger, radial loop, diba? Hindi natin bibigyan ng diagonal line kasi una sa lahat, kapag naka-index finger ulit tayo, we are specific to the capital letter symbol na ibibigay sa kanya. So hindi diagonal line ang ibibigay natin sa kanya, kundi yung kanyang symbol na R. Diba? Balikan lang natin yung kanina. Ito yung binibigay natin sa kanya. Yan yun. Next natin. Plain arc. Diba? Ang kanyang katumbas ay A. Next natin, ulnar loop. Wala na siya sa index finger. Diba? Pwede na natin gamitin yung ating diagonal line. Dahil siya ay nasa right hand, ulnar loop siya. Saan natin ituturo? Right hand, ito, ulnar loop, papunta kay little finger. So, ang gagamitin natin ay paganto. Ulnar loop. Panglima, accidental loop whorl. Again, wala siya kay index finger. Kahit na ang kanyang symbol dapat ay X, diba? For accidental loop whorl, ang ilalagay pa rin natin ay W. Kasi under naman siya ng whorl family natin. So, tayo ay W para sa accidental loop whorl. Pang-anim, we have radial loop. Wala siya sa index finger, kaya ang gagamitin natin sa kanya is the diagonal line. Siya ay nasa left hand natin, radial loop. Radial loop, papunta dito. So, ang line na gagamitin natin or diagonal line na ilalagay natin ay paganto. Next natin, accidental loop whorl, diba? Nasa index finger, hindi W ang ilalagay natin, kundi magiging specific tayo. Accidental loop whorl, ang kanya pong katumbas ay eto. We have X. Next natin, central pocket loop whorl. Under ng whorl pattern, wala naman ka-index finger, kaya W na lang. Next natin, tented arc. So, ang kanyang symbol po ay T. Last natin, radial loop. Nasa left hand natin. So, paano si radial loop? Papunta dito. So, yan po yung ating pagbibigay ng blocking. So, assuming na yan yung fingerprint pattern, and examine nyo, yan yung kanyang pattern, ibibigay nyo yung kanyang symbol. So, you are ready now para sa pagbibigay ng ating or pagkuha ng ating secondary classification. So, paano again kuhanin si secondary classification? Una nating kuhanin si index finger. Ibibigay lang natin yung kanyang capital letter. Diba? Yan lagi yung una nating kukuhanin. Si index finger, ilagay mo lang yung kanyang symbol. So, ganun kadali for the capital letter group. Kapag naman small letter group, diba, ang concern natin ay etong thumb, middle, ring, and little finger. At kung ano yung kanilang posisyon, eto, dito natin ilalagay, diba, right before ni index. And then eto, dito, and then so on. Kung ano yung posisyon nila, diba, yung pagkakasunod-sunod, ganun din yung paglalagay natin sa numerator and then sa denominator. Una pa rin si thumb, and then papunta kay little finger. And then kung hindi yan kasama sa rat family, kasi nga kapag tayo ay nasa small letter group, eto na siya, diba? Ang kinukuha lang natin ay radial loop,
Diba? Plain arc and then tented arc. Kung hindi mo makita yung rat na yan dito, diba? Si radial loop, plain arc, and then tented arc, ang lagi nating ilalagay parati ay dash. Kundi yan again, radial, plain arc, and then tented arc. So, itry natin. Unahin natin to si Tam, diba? Sabi nila lagyan daw ng dash, pero karaniwan hindi na nilalagyan kasi automatically, they understood na kapag wala dyan na nakalagay, iba, blanco yun nandyan, ibig sabihin hindi kasama sa rat family yung thumb natin sa right hand. So, sunod muna tayo sa rule, lagyan natin ng dash kung hindi siya kasama sa small letter group or dun sa rat family natin. So, next natin, plain arc, kasama ba? Kasama, so lalagyan natin na small letter A. Next natin, we have ulnar loop. Kasi yan po ay right hand, papunta kay ulnar loop. Lagyan natin ng dash kasi radial loop ang hinahanap natin. Next natin, word pattern, hindi kasama sa rat family. Lagyan natin ng dash muna. Diba? Next natin, radial loop, nasa kaliwang kamay. So lagyan natin ng R dito. Next natin, plain word, lagyan natin ng dash, hindi kasama dito. Next natin, tented arc, kasama ba dito? So, lagyan natin ng small letter T. And then last natin, we have radial loop again, diba? Lagyan natin ng R. So, ganyan po gawin si secondary classification, diba? Capital letter for the index and then small letter group para sa thumb, middle, ring, and little finger. Pero, specific lang tayo sa tatlong patterns. Kung hindi pasok dyan, dash ang ilalagay natin. And then, meron din tayong rule na kapag meron daw magkakasunod na R, A, and T, diba, lagyan lang natin ng number kung ilang beses siya naulit. Diba, kung dalawang R yung magkasunod, sa halip na dalawang R na maliit, 2R ang ilalagay natin. Kung tatlo man yan, 3R. So, hindi natin kailangan ulitin at R, 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 diba, na maliliit. Diba? So, for example, again, index finger muna, ilagay lang dahil nakuha na naman natin kanina yung symbol niya sa pagbablockings natin, diba? And then next natin again, we have world dito, dash ang ilagay natin, pero sabi ko nga, may ibang books na hindi na nilalagyan kasi automatic na nga daw na kapag wala dyan, hindi kasama sa rat family si Tam. Diba? Next natin, dalawang A na magkasunod, plain arc, kasama ba sa rat family? So, 2A. Sa halip na AA, 2A. And then lastly, we have world pattern dito. Sabi nila, lagyan daw ng dash. Pero may ibang books din na hindi na nilalagyan kapag nasa dulo naman siya. Kasi automatic naman daw na kahit na hindi lagyan ng dash dito, understood din naman daw na wala sa rat family yung nasa little finger natin. Kasi kung titingnan yung capital letter natin, si index na yan. And then yung sumunod sa kanya kung meron, di ba, we have 2A. So automatically, yung dalawang yan is the middle and then ring. At yung nawawala sa dulo is the little finger. So matik na daw yun. So maliban na lang kung pinagigitnaan siya. And then sa gitna wala tong RAT, lagyan natin ng dash. Para malaman kung alin dyan, di ba, yung hindi kasama sa rat family. Kasi sabi nga natin, ilagay natin sa tamang posisyon, di ba, yung kada symbol na ilalagay natin. Kung hindi natin lalagyan ng dash, mami-misplace na yan or mami-mistaken na siya as middle or kaya ring. Diba? Kasi sila yung laging pinagigitnaan. Kung wala tayong dash na ilalagay, kung maalin man sa kanila, diba? Yung hindi kasama sa rat family. And then next natin, we have radial loop. Kasama sa rat family natin, lagyan natin ng small letter R. We have tented arc, tented arc, tented arc. Lagyan natin ng 3, small letter T. So, ganyan po gawin si secondary classification. Diba? Balik lang tayo. Stick lang tayo palagi dito. Diba? Gagamitin natin yan. Pag magbablockings tayo, diba? Magiging specific tayo lagi na gamitin yan sa index fingers. Kapag naman sa thumb, middle, ring, and little finger natin, kung word pattern yan, double yung lagi. And then, kung radial and ulnar loop yan, ang gagamitin natin ay diagonal lines. So, ang concern natin sa index finger, lahat ng yan, capital letters, gagamitin natin. And then, ang concern natin sa thumb, middle ring, and little finger, yung pasok lang kay rat family or yung radial, plain arc, and tented arc. Kung hindi pasok dyan, ibang patterns yung makita mo, dash yung ibibigay natin sa kanya. So, yan po si secondary classification.